Good morning, guys. It's Monday, March 2, 2020. Wala akong vlog kahapon. Pero hindi mahalata kasi yun nga, meron namang araw na nagdodoblo yung vlog ko. Ayun yung pinaka na itatapal natin sa araw na wala akong binavlog. Hindi ko naman plinano na mawalan ako ng vlog kahapon. Kaya lang ang nangyari, guys, is sa hindi sinasadyang pagkakataon, diba nga, naikwento ko sa inyo, marami remote dun sa kwarto namin na ano, remote ng TV, basta halo-halo na nandong appliances sa kwarto namin. Maglilinis kasi ako, magpapatugtog ako. Pagdampot ko ng remote, pagpindot ko kaagad yung AC ang nabuksan. O, diba? Sa hindi sinasadyang pagkakataon. Lumamig ang kwarto, pagkalinis ko, pagkapalit ko ng mga cover, natulog ako, guys. Mula 1 o'clock hanggang 4:30, natulog ako, then pati si Kuya Jo nakatulog din. Nung isang gabi, diba, anong tawag dito, napuyat ako noong Friday. Parang 1 o'clock na yata kami nakatulog kasi nag-asikaso pa, o mag-1 o'clock. Hanggang Sabado, ano ba, maaga pa rin ako nagising. Kaya pagdating na Linggo, para pa rin ako drogi kasi hindi pa ako nakakabawi sa antok ko, guys. Kaya maaga ako nag-close ng vlog kasi matutulog sana ako nung Sabado. Di ba yung pagkaluto ko ng kaldereta? Tuwan-tuwa pa man din ako, guys. Ah, wait lang. Di, pagdating ng Linggo, 9 o'clock na ako nagising. Wait lang. Ilang yelo? Saglit lang, ah. Oh, pasensya na may bumiling yelo. Sana ba yung sistema ko, guys? Basta pagdating nung Sabado, isang vlog lang yung ginawa ko, yung kumain kami ng kaldereta, nagluto ako ng kaldereta, buto-buto. Then nag-close na ako kasi bala ko nga matulog, guys. Pero hindi ako nakatulog nung time na yon. Siguro, kasi naglabak. Sa dami ng gawain, guys, sa dami ng gawain. Tapos pagdating ng Linggo, pinilit ko 9 o'clock, excuse me, magising ng umaga. Ginigising na nga lang ako ni Kuya John kasi si Kuya John nakaluto ng inihaw ng ano. Palibasa, ginising niya ako, kakain na lang, hindi ako nakadampot ng camera. Pagkatapos na yun nga, naglinis ako. Pagkatapos natulog ako, yun hanggang sa totally hindi na ako nakadampot ng camera kahapon. Kaya no vlog ako kahapon. Okay lang, nakapagpahinga ako. Pero alam nyo, guys, palibasa 1 o'clock ako, natulog kahapon hanggang 4:30. Pagdating ng gabi, napagtripan namin na mag-ice cream. Ice cream na 1 gallon na coffee crumble at saka double dash, saka yung keso, yun yung mga flavor ng ice cream, guys. Pagdating, alam mo ba, pagdating ng gabi, si Kuya John naghihilik na wala akong tulog na matino. Hindi ako nakatulog. Hindi ko alam dahil nagnap ako ng hapon na napakahaba or dahil dun sa ice cream na coffee crumble yung flavor, dahil matamis nga yun. Hindi ko alam kung dahil dun. Pero wala, kahit ngayon gusto ko siyang enjoy yung pagtulog. Kung kailan mga 6 o'clock na, saka ako na-enjoy yung pagtulog, nararamdaman ko yung parang humihilik akong ganun. Ginigising din ako ng sarili ko, pero wala lang, naikwento ko lang ano, basta ganun, guys, ang pangyayari ngayon, guys. Nagluluto ako ng ulam namin kasi 9 o'clock na, 9:15 si Kuya John parating na yon. Ang naisip ko lang ng mga ulamin, yung pinalengke namin kahapon, galunggong, ayan, guys, oh. Kita nyo ba? Paksiw adobo ko yan. Medyo sa mahinang apoy lang kasi wala pa naman si Kuya John. At saka, magluto ako ng ano, talbos ng kamote. Alam nyo ba, yung talbos ng kamote na i-insilada ko, yung may meron ako ditong bagong isda. Ay, hindi ko alam kung padas ilagay ko, kung gusto ni Kuya John padas or padas to, diba? Bagong padas or bagong isda lang. As in, yung bagong lang na ganito. Boneless, bangus pa nga nakalagay dito. Boneless, bagoong, ayan. Ewan ko kung yan ang gusto niya, tapos lagyan ng kamatis, sibuyas, diba? Yun ang lulutuin ko. Tapos, alam nyo ba, guys, yung kaldereta noong nakaraan, sabi ko, diba, sabi ko sa inyo, natuwa yung anak ko sa minudong style. Ang umaangal naman si panganay ko. Hindi pa rin naubos yun. Eto, natira, nilagay ko sa ref. Nakalimutan ko ibigay sa kapatid ko, inilagay ko sa ref. Kasi nanginayang naman akong dispatch, ipakain sa aso. Kasi ano pa to, guys, okay pa eh. Di, ang ginawa ko, nakita ko siya sa ref. Ang gawin ko, initin ko siya para dagdag ulam namin ngayon ni Kuya John. Ang pinag-usapan namin ulam ngayon ni Kuya John sana is repolyo na may sardinas. Kaya bumili akong repolyo at saka iprito yung galunggong. Then may yellowfin tuna kami doon. Pagdating mamaya ni Amped, si Amped po is talagang palaluto. Nagpabili siya ng yellowfin tuna, isasalsyado niya daw pagdating niya.
Pero nag-iba ako ng plano. Yun nga, nakakita kasi ako ng talbos. Kahapon dapat Eterno to sa inihaw na baboy. Hindi namin na Eterno kasi nga pagkagising ko is kumain na talaga ako. Pinakain na lang ako ni Kuya Jo. Naka-ready na lahat ng pagkain namin. Kaya hindi na ako nag-asikaso magluto. Kaya sabi ko, ay eto na lang, kaysa kasi malanta to ng husto sa ref. May balot to na papel guys, para hindi siya malanta ng husto. Nilagay ko siya sa ref. Then sabi ko, yung galunggong, i-ano ko na lang, paksi o adobo ko na lang, para mas masarap. Yun yung aming pinaka-almusal ni Kuya Jun ngayon. Ewan, napakwento lang ako sa sistema. Wala nga akong vlog kahapon, pero napakwento naman ako. No? Ganun ang sistema ko guys. Ewan ko, hindi ako nagsaing, kasi may kanin lamig kami. Dahil nagsopas naman kami kagabi, walang masyadong kumain ng kanin. Kaya ito yung kanin namin. Ayan o, ang daming kanin lamig. Yan ang kakainin namin ni Kuya John. Sayang eh. May naghahanap kay Kuya John. Ano daw kasi, si Kuya John naglinis dito sa may pinakalikuran namin kahapon. May mga kahoy-kahoy dyan na maliliit. Tapos ngayon, si Manang, Bisaya ang salita. Buti na lang nakakaintindi ako ng konting Bisaya. Kasi ang mama ko Bisaya. Tapos nakakaintindi din ako ng konting Bicol. Kasi sa Bicol ako pinanganak. Pero dito na ako lumaki guys. 5 years old ako lumipat na kami na Maynila. Bisaya si Manang, alam ko Bisaya yung salita niya. Pero Bisaya niya ako kinakausap. Tagalog ko siya sinasabihan. May ibibigay daw kasing panggatong si Kuya John. Siguro nagagatong sila. Mga kahoy-kahoy. Ang sabi ko, pasensya na po, hindi ko po kasi alam. Hindi ko mapakialaman kung alin. Tsaka isa pa, may aso sa likod. Mamaya, sugurin sila ng aso. Hindi ko alam kung alin na ibibigay doon ni Kuya John. Sabi ko, balik po sila. Kung nandyan si Kuya John sa pila, sabihan po na, eh wala daw si Kuya John dyan pumila. Ah, dumaan daw sila. Sabi ko, sige po, sabi ko ganun, pagbalik po noon, uuwi na yung kakain na kami. Ito na siya guys, so, hindi ko alam kung tama na yung timpla ko niyan eh. Tapos ininit ko yung kalderetang buto-buto, mas lalo siyang sumarap ngayon, mas lalong kumapit yung lasa. Ngayon yung ating isda na paksiw adobo, kanin namin ni Kuya John. Tapos may saging kami doon. Kain tayo guys! May naririnig kayong ibang boses kasi may bisita si Halal ko, mga classmate niya. Nabanggit ko ba sa inyo na umangal si panganay dun sa kaldereta na sana daw tomato sauce nilagay ko. Sabi ko, ba't yung minuto nung nakaraang kinain mo? Sabi niya, gutom na gutom kasi ako, kaya ako nakain. Ay nako, nagsipagluto sila ng itlog, nagsipagluto ng ewan, basta iniba nila ulam nila. Si Kuya John ang halos maghapon yan, tsaka si Ampe ng kinain na ulam. Antay ko lang si Kuya John. Nandiyan na sa may likod, may naasikaso lang. Kakain na kami. At ako'y init na rin. Ang init na kaya guys. Ang init na ng panahon. Para makapag ano na ako. Makapag siesta ulit. Ano? Makatulog ulit. Hindi. Marami akong gagawin. Marami akong liligpitin. Ligpitin ko yung mga sinampay ko na yan. Then, hindi ko alam kung magpapalit ako ng kurtina. Ewan, basta kung ano mangyayari sa araw na to. Kung tama rin ako, tama rin. Kung sipagin, sipagin. Yun lang naman yun eh. Grabe ang init guys. Ngayon lang ako nakaligo. Anong oras na ba? 2 o'clock na. 2:15. Si Al-Al kasi nandyan. Then may mga kaklase naman siya. Kaya hindi ako makaligo kanina ng dere-derecho. Kasi ina-assist ko siya sa mga bumibili. Then inantay ko pang dumating si Japet bago ako makaligo. Tapos habang dumating si Japet is, anong tawag dito? Sumasagot ako ng comments. Kaya tinapos ko na rin. Alam nyo ba? Ewan ko, share ko lang. Sa edad natin ito, no, heaven na sa atin itong mga ganito. Efficacent, katingko. Grabe yung sakit ng ano ko, ng likod ko. Yung dito banda, oh. Kapag yung nagsiselfone ka na... Nagsiselfone ka na nakahiga, diba? Ewan ko, ramdam nyo ba yun? Kapag nakaganyan, no. Ang sakit ng dalawang ano, balikat ko dito. Ito, at saka ganito dito. Masakit yan. Kaya palagi akong naghihilot ng Epicacet oil. Minsan nga, kadudot-dot, kasi cellphone natin, yung mga daliri kong ganito, yung kamay kong ganito. Ang hirap ibalik ko na ganito, yung ganyan. No? Buti ngayon, medyo nababalik ko na. Kasi parang kapag naramdaman ko yung sakit na ganun, tumitigil ako ng pagsiselfone ng one day. Hindi naman tumitigil as in hindi tumitingin sa cellphone, pero alam mo, yun yung tinitigil ko kahit papano. Halimbawa, sandali lang ako magsiselfon. Hindi yung asin talagang pangmatagalan. Tapos magbabasa ka ng tubig. Kaya ang sakit. Grabe. Grabe na yung sakit sa katawan natin. Kaya nakakabilib yung mga kabataan ngayon, ano? Grabe yung tagal nila sa cellphone. Titigilan lang kapag nalobat. Parang si Brua ko. Pag nalobat, saka lang titigil mag-cellphone. Then doon naman sa computer, maupo. Oh, ramdam ko yung sakit talaga. Wala nga lang kasi maghihilot.
Ewan ko ba, ako na lang ang tsatsagang ganyan. No? Kaya Kuya Jun, pinalalagyan ko to sa gabi. Kaya lang, ewan ko, iba pa rin yung lagay ako ng lagay, na adit na ako kalalagay niyan. Ewan ko kayo rin ba, kaliligo ko lang ha, kalalagay ko lang ng cologne, nagpulbos ako, pero ito kaagad nilagay ko kasi gusto ko siyang ihilo talaga. Yung sa may parting buto natin na ganito, ang sakit. Ito dito sa ganyan, ang sakit talaga. Ako lang ulit mag-isa, wala yung mga anak ko na, ay may dumating, sino yun? Si Amped. Sino yan? Uy, ikaw na pala, Amped. Diba guys, lagi ko sinasabi sa inyo na ginagawa ko lagi is chocolate, dahil bestseller ang chocolate na ice candy sa amin. Kagabi, buko panda naman ang ginawa ko. Ayan, oh, dami, oh. Yung yelo ko, naubos na yung matitigas dito, binaba ko na yung nasa taas. Dami, oh. Buko pandan flavor naman ang ginawa ko, guys. Yung mga bata, wow, buko pandan. Kasi nga, laging chocolate lang ang ginagawa ko. Kasi yun ang mas ano talaga, hinahanap ng mga bata. Kaya lang, etong si Ann Recamara, naggawa ng buko pandan. Sabi ko, wala, nainganyo ko. Gawa nga ako ng buko pandan. Parang namiss ko yung amoy dahil ang bango-bango ng buko pandan, di ba? Kaya mga bata nga, wow, Ate Pen, buko pandan naman. Pero may naghahanap pa rin ng chocolate. Kasi chocolate talaga yung pinakapaborito nila. Sarap sa mainit na panahon, no? Pati yelo ko, ang aga-aga. Nung kung tutuusin, dapat ubos na yung nasa baba na matigas. Kaya lang yung iba kanina, hindi ko matungkap dahil ano, ang tawag dito, sobrang dikit-dikit na niya, sobrang matigas. E kapag ganung natetensyon ako, hindi ko na pinipilit na tungkabin siya dahil baka yung pinaka, ano ba yung prior, ano ba yung sinasabi na baka mabutas ko, tapos diba masira yung ref. Kaya sabi ko, teka, kakalma muna ako, ayoko magmadali. Kaya sabi ko, wala. Kaya ngayon may natira pang dalawang pinakamatigas sa baba, then yung mga nasa gilid is binaba ko para mamayang gabi mabenta pa yon. Marami na rin yung ice candy ko nabili kasi 100 plus siyang nagagawa ko lagi kapag gumagawa ako sa gabi. Mag-aalas 6 na guys. Natutulog si Kuya Jun dun eh, kaya medyo dito tayo. Alam nyo bang inaabot ako ng tamad? Ang dami kong gagawin, di ba sabi ko nga sa inyo, ligpit ko yung sinampay, magpapalit akong kurtina, tapos maglalaba ako. Wala, mas pinili ko maglaba kaysa magligpit dun. Kung titignan nyo guys, nandun pa yung sinampay ko, yung kurtina, ganun pa rin ang kulay. Lalaban ko na tong konti na to guys, yung mga pinagpalitan sa kwarto. Yung mga cover ng punta ng unan, cover ng kutsyo, niyaan mo na yung sasupa at saka to. Tapos yung konting labahan na natira, yaan mo na yung bukas. Basta inaabot na ako ng tamad. Si Kuya Ampet na magluluto ng ulam. Ay wait, di niya nilabas yung yellowfin tuna. Mag-ano daw siya, mag... Diba nabanggit ko nga kanina, magsasarsyado. Siya magluluto na ito guys. Ay may yellowfin tuna na. Mamamalengke ako kasi para bukas, yung bukas na ulamin namin. Dahil sabi ko nga sa inyo, kinakarir ko yung pamamalengke ng hapon. Hindi na ng umaga, para hindi ako natataranta. Medyo yung oras ko, kapag siesta pa ako sa higaan, then hindi ako nabibit, hindi ako natataranta talaga sa oras. Mas okay talaga sa akin yung hapon na mamalengke. Everyday po ako na mamalengke tuwing hapon talaga. Total malapit lang naman yung palengke. Oops! Oh, kuha ka. Kadarating ko lang guys. Parang nakatatlong ganyan ako sa palengke. Para na makaisip ng ulam. Tawag dito, gabi na. Si Ampe na nagluluto. Ayun, sabi ko nga sa inyo, yung aking cook. Magluluto siya ng... Oh, hindi ka pa nagsaing? May sinaing na? Wow, very good talaga. May sinaing na. Then, ito yung isda na yellowfin tuna. Isasalsyado niya yan, guys. May tagaluto talaga akong anak eh. Chef cook ko talaga yan eh. Dapat anak na ganun ka na lang eh, HRM. Hi? Diba? HRM. Sabi nga may nag-comment eh, swerte daw naman papangasawa mo. Marunong sa gawain bahay, naks naman. Marunong magluto. Ang tanong, masarap ba magluto? O, diba? Nakakatakam lang daw pero ano. Mga nagaantay na sila. Kasabay ko si Kuya John pagpanik sa palengke. Pag uwi nakita pa nila ako kasi mapapakita ko sa inyo. Hindi ko nang tanggalin. Antayin ko pa si Kuya John kung paano procedure gagawin ko dito eh. Yung ewan, isaw ng baboy. Gagawin natin yung bulaklak bukas. Bulaklak na chicharong bulaklak. Kasi wala, ikot ako na ikot. Ito na alam ko ano. Ha? Eh no, kung may pasok.
Oh, kasi si Papa niya taga-lutong, tatanong paano ito magluluto. Papakuluan ko na yan. Tapos si Piprito, madali lang yan. Kayang-kaya ko yan. Kasi si Kuya John ang taga-luto niyan eh. Yung chicharong bulaklak. Bumili ako ng ampalaya. Tapos bumili ako ng 3 pirasong mangga. Kasi pag ayaw ko ng ulam, yan ang iniulam ko. Bakit magbe-betchin ka pa? Eto anak, meron dito oh. Betchin. Oh, ito oh, ikaw ang bumili niyan oh. Ayun pala eh. Oh, yung mga chef cook, walang ginagamit na betchin. Mati kang magbe-betchin. Betchin. Hindi ako chef cook. Ganun ba yun? Ay, may itlog pa pala. Kala ko lang ang itlog eh. Para bukas sa aking ampalaya. Itingin ko yung mga gamit ko. Tapos, kapag patuloy ko na ngayon labahin ko habang nagluluto siya. O, diba ang laki nga oro? Sabi ni Kuya John, pag parin tayong palengke, abe papa, ne, matulog tayo maaga kasi kagabi halos hindi kami pareha sa katulog kasi nga nag-siesta kami kahapon sa higaan. Sabi ko, tingnan natin kung makakatulog tayo ng maaga. Diba, sa dami ng gawain. Tingnan natin ngayon. Gabi na naman, kaya para na naman kaming piyesta dito sa bahay, diba? I told you, pinakita ko na sa inyo nung Friday night, kapag gabi, ganyan kami kagulo, pero okay lang, bago naman kami matulog, aayusin namin yan lahat. Pabayaan ko muna siya doon nakapwesto, kasi hindi kami doon pwede magsabay. Japet! Japet! Ikaw maghuhugas ngayon, ha? Meron akong pangalawang chef, guys. Ayun o. Di ba sabi ko nga sa inyo, papakuluan ko lang yung ano, bituka. O, tingnan mo, hindi lubog sa ano, mantika. Okay lang yan. Pinakuluan ko nga yung bituka ng baboy. Ayun, chinichicharon niya na, piniprito niya na. Uy, nagkilawin ka din. Kaya pala. Dalawang pirado lang yan. Nagkilawin din siya, guys. So, makain ba kayo nito? O, di ba, ang daming chef-chef dito sa bahay namin. Tatakam tuloy sila palit. Lutuin na daw dahil kakain din daw sila. Sarap, chichicharon na siya ng ano.